ginagawa sa amin ng BSP, hindi naman kami hinihinto, hindi naman kami pinapahirapan. It's more on, ginaguide nila kami how to make sure na hindi gagamitin ang business nyo for money laundering. Welcome to Pisobilities here in CBRC.tv. I'm your host, Armand Bengco of the Colaico Foundation and KSK SMP Co-op. Magandang araw sa inyo lahat. Saan man kayo nanonood sa mundo, this is the new medium, the new TV, the new way of broadcasting. CBRC.tv, the virtual space of the future today. National Heroes Day. Ha, kaya nakapatig tayo ngayon. Ginugunita ang mga bayani natin noon at ngayon. Diba? Meron tayong mga new modern day heroes. Our OFWs. Our frontliners. Medical and academic frontliners. Yan. Mga modern day heroes natin. Our episode tonight, as we cannot get enough of it, cryptocurrency, bitcoins, pero as the title suggests, a better, safer, and easier way to get into cryptocurrencies, bitcoins. Okay? So, interesado ba kayo sa bitcoin? Why would you not be interested with bitcoins? Yan? Bilan nyo mula nung March 13, 2020, nung buong mundo, tinanggap na ito na pandemya, bagsak yung presyo ng Bitcoin. Nasa $4,000 lang per Bitcoin. Pero mula noon, hanggang kaninang alas 4 ng hapon, imagine, more than 1,000% growth. Times 11 yung pera. Kaya yung may 10,000 pesos kung nakapasok noon, noong March 12, 2020, aba, mahigit 100,000 na ho yan. Miskin na hindi nyo dinadagdagan yung valor niya. Kaya marami nagkakaroon ng interest dito sa Bitcoin. Imagine, in just 535 days, a year and a half, times 11 yung paglago ng pera. Kaya tingnan natin itong recent past. Well, compared to a week ago, bumaba as of today, 4:30. Pero a month ago, a quarter or 3 months ago, walang instrumento na posted positive growth katulad ng Bitcoin. A year ago, 300%. 3 years ago, lalo na, 613%. At the start of the year, 2021, up to kaninang alas 4, about 66% growth. So, saan pa, di ba? Kaya naiintindihan namin yung mga request nyo, yung mga ini-email nyo sa amin, another episode, and specifically an episode on paano makapasok sa Bitcoin at tinatanong nyo yung mga pamamaraan. Gusto ko lang bigyan diin muna, paalala ko lang sa inyo sa maraming dapat i-consider, kaya nga tuloy-tuloy tayong nagtuturo tungkol dito sa cryptocurrency. Three players that I want you to keep in mind. The cryptocurrency exchange, yung cryptocurrency mismo na lagi kong binibida, Bitcoin, pero merong 11,400 plus na iba't ibang coins o cryptocurrencies. Tapos merong wallet. Exchange, kung saan yung fiat money, Philippine peso, ibibili natin ng Bitcoin or iba pang cryptocurrency. Tawag doon, crypto exchange. Tapos yung cryptocurrency mismo, kung anong klaseng coin. Bitcoin ba?
Ethereum ba, Litecoin ba, XRP, Dogecoin, Axie, SLP. Ayan, yun yung mga cryptocurrencies. Tapos, pag meron ka ng cryptocurrency, kailangan ilagay mo sa pitaka, sa wallet. Yan, cryptocurrency wallet. For an individual, yung tatlo na yan, ha? Yung tatlo na yan ang talagang interface ng isang ordinary individual like me. I went to a licensed, dito sa Pilipinas, a licensed registered crypto exchange. I get into a cryptocurrency that is really making sense. Lalo na yung unang-unang cryptocurrency and the biggest, Bitcoin. Tapos, in a safe, secure wallet. Okay? So, having said these three, na three players, our guest today, halos makover niya yan. A provider for that three players. Except that cryptocurrency mismo. Hindi siya, wala siyang sarili niyang coin. Our guest today, Chief Executive Officer of Paylance.com, the leading Bitcoin buy and sell platform in the Philippines. Ako personally, yung KSK SMP Co-op, yan po ang ginagamit namin, yung Paylance.com. Let's bring in Paulo del Puerto. Sir Paulo, good evening. Hello, good evening po. Good evening. Kamusta? Sa lahat ng mga nanonood ngayon. Yes. Medyo marami-rami. Kung titingnan ko ang views natin, oh, yan, nasa mga 60,000 na. Hindi pa sa 60,000. Pero, Paulo, ganito na talagang bagong medium, di ba? Hindi na tayo nagkikita o magkikita sa studio, virtual studio na. How are you? Mm-hmm. How are you muna, Paulo? Kamusta? Mabuti naman. Mostly work from home talaga kami, remote na, no? Ganyan talaga ang ano natin ngayon, eh. Ang nagiging work dynamics natin ngayon, no? And in sa side naman ng business, maganda, nakikita namin actually mas maraming pumapasok ngayon sa cryptocurrency. Probably I can share some numbers with you later. Sure. And I think maganda tong portion ng show nyo, na at least mas natututo yung mga tao na paano pumasok, right? Kasi I'm sure naririnig na nila matagal na, yes. Right? And kami naman, matagal na din kaming nag-advocate ng Bitcoin. I think you're one of the few din na convince namin before. Yes. Alam niyo po, ako, inaamin ko naman sa inyo, based on experience lang. So the experience, the good, the bad, and the ugly. Yun yung sinashare ko dito, Paulo, eh. Yes. Pag hindi ko naintindihan, pinasok ko, basta-basta, hindi ko naman inintindi, kaya the ugly part, no? Doon lang naman lagi na pupunta, eh. Dahilan kapag on the ugly side of things, dahil hindi inintindi. Pero si Paulo po, yan, hindi lang experience, yan po, sila po talaga mga experts. Sila po yung talaga nandito sa cryptocurrency play. Ako lang po, one of their students noong naalala ko, unang-una ko silang mga na-meet. Matagal ko na pong kilala yan si Paulo, mga tatlong oras na. Tatlong oras ko na kung kailangan ko yan. Dapat naman. More than 3 years na, no, Paulo? More than 3 yes. years. 2017, so, years. I think. Yeah, 17, eh. Oo. Talagang ako manghang-mangha noon. Syosyo nga, sabi nga nila, tungkol sa cryptocurrency. Si Mr. Francisco Colayco, my partner, my mentor, may alam na konti, pero siya nga na oras-oras ang ginugol para alamin. Ayan po, ang isa sa mga nagturo, nagmulat sa amin and made us understand the cryptocurrency up to this level. Ayan po sila, Paulo. Unang-una muna siguro, bakit nagkaroon ng Paylance? Tapos off the air, actually noon ko pa alam yun, nakalimutan ko lang na isama sa billing o sa pag-mention. Bakit kayo pumasok sa larangan ng cryptocurrency at ngayon meron kayong Paylance at saka yung isa pa, banggitin ko na kagad ngayon para pumasok na kagad sa utak nila, yung Money Beast. Bakit kayo nagkaroon ng ganitong negosyo, ganitong serbisyo? Yes. So nagsimula kasi kami 2012, right? So 2012 kung lahanin yung mga around $10 pa lang o 500 pesos ng isang Bitcoin. Right? So
Ano kasi nun eh, parang ang sinusubukan namin na the business natin is more of parang loyalty rewards program, right? So, tapos nag-stumble upon kami sa Bitcoin. Actually, ako previous pa na nakikita-kita ko na yung Bitcoin kasi nung nagsimula ako sa e-commerce, tumitingin-tingin din ako, ano ba yung mga alternative ways to pay, right? So, 2012 pa yun, wala pa masyadong e-commerce at saka payments. So, nag-stumble upon ako lang sa Bitcoin, and nakita ko yung white paper niya, nagusto ko yung technology, right? But nung time na yun, wala pa talaga masyado na ikinig sa amin, right? So, pag may meetups dati, ano lang yun, may isang maliit na kwarto, right? And pagka kinakwento namin, walang may alam ng Bitcoin, or sasabihin, ano lang yan, parang walang mangyayari dyan, diba? So, babagsak lang yan, sayang lang pera dyan. Pero, diba, nasa na tayo ngayon, right? So, sobrang... last na tinignan ko, mga nasa 2 million pesos na yata isang Bitcoin, no? Yes. So nagsimula yan sa nung 500 kami. Tapos naisip namin kasi walang madaling way nga kasi to buy and sell Bitcoin. So nagsimula kami magbuo ng website nung mga around 2012-2013, inuna namin yan, paylance.com. Tapos nung mga 2017, tsaka namin naisip na mag-launch ng isa pa, which is yung moneybees.ph. Right? So, yeah, and ano lang talaga kasi may, yung mga kasama ko, like sila Jay, very, very tech, ano din talaga kami, tech-centric. Right? So, yung mga trabaho namin, tsaka yung mga dating pinasukan namin, puro technology talaga. So, nung nakita namin itong Bitcoin, nakita namin yung ano, potential niya talaga. But siguro kung hindi ka techie, tapos nagsisimula ka dati, or nakikita mo lang siya dati, parang hirap nga niyang, medyo mahirap pa siyang intindihan before. Pero ngayon, parang halos lahat na lang ng pag sa ano, lumingon or napapanood ng mga parang ganito, palagi pinag-usapan na si Bitcoin, si crypto, di ba? So, yeah. Masaya naman, maganda na nakikita ko na ganito na, right? Malaki na yung landscape. Tinayo nyo rin yung money bees after some time. Yes. So yung money bees naman kasi nakita namin na madami pa rin tao na gusto nila na face-to-face yung transaction. Kasi money bees, ang ginagawa namin sa money bees is nagpa-partner kami sa mga licensed na money changers. As in physical money changers. Like mga, right, like Tivoli, yung mga ganyan. Para pwede ka na lang pumasok sa isang branch nila. Right? Bigay mo yung peso mo, makakuha mo yung Bitcoin mo. Or the other way around. Kung gusto mong i-cash out yung Bitcoin mo, kahit anong wallet pa yan, kahit sabihin natin na coins.ph yung wallet mo, pwede kang mag-cash out sa amin, benta mo lang yung Bitcoin sa amin, makakuha mo na yung peso. Right? So, naisip namin yun, so nagtayo kami na sarili namin money changer actually sa simula. Right? So, yung money changer na yun was Pisobilities, tapos nag-partner kami sa iba-ibang mga money changers. So, right now, meron kaming mga, I think mga 9 to 10 branches ng money changers. Karamihan sa Ayala Malls, right? And nung nangyari yung pandemic, right? Last year, syempre nag-lockdown, right? So nag-close yung mga branches. Right? So ang ginawa namin, gumawa kami para online trading desk ang tawag namin. So online pa rin yung transaction. Online naman yung transaction. Pero pwede tayo mag-transact through chat. I think nakakapag-transact na rin tayo ng ganun, Sir Armand, di ba? So, through chat siya. Pwedeng Telegram, pwedeng Viber, pwedeng WhatsApp. So, yan. So, yan na ang ng money piece. Ang maganda sa money piece, nakakuha kami ng license last year, na VASP license. Okay. So, tama ba yung pagkapakita ko kanina nung tatlong players? Right, yes. Yung exchange, yes. Mm-hmm. Yung coin mismo, at yung wallet. Mm-hmm. Yes. Alam niyo, marami din nagtatanong sa amin at saka sa akin personally, lalo ng mga kaibigan ko, gusto nila pumasok sa crypto, right? And usually, kaya sila papasok sa crypto, doon may lumapit na sa kanila. Ang malaking problem, ang daming scams ngayon. Ang daming scammers talaga. Right? Lalo na nung ngayon tumataas ulit ang Bitcoin. Asahan natin yan, tuwing matataas ang Bitcoin or kung ano ang cryptocurrency, talagang tumataas ang dami ng scammers. Like nung 2017, di ba? Nung from $800 naging $10,000, $20,000, yes. Nagsilabasan yung mga scam, right? And yes. Yan yung tatlo na importante na titingnan natin palagi, right? So, una kasi is, kung Bitcoin yan, sabihin, ang mga usual na scam is,
meron silang sarili na lang wallet, pero hindi mo, pero sila na bahala mag-manage ng Bitcoin mo at saka ng wallet mo. Kung gagawin mo yun, dapat siguraduhin mong kilala mo yung organization. Right? Hindi yung mga ngayon mo lang narinig, right? Or hindi sila registered man lang din sa Pilipinas. Maraming ganyan. Marami pang mga foreigners actually nag-fly in dito para mag-ganyan. And marami rin ako mga sinubukan tulungan pero hindi na talaga matutulungan kung na-scam na yung pera sa'yo. Pero marami lumalapit din sa akin na personal. Right? So, importante yan. Yung dapat exchange na pag-exchangean mo is it's either sobrang kilala sila at syempre kung mas maganda kung may license or dapat may license. Makikita naman yan sa ano eh, sa BSP. Punta kayo sa BSP website, search nyo lang. BSP, VASP license. May listahan doon. Second is yung cryptocurrency. Of course, best to stick with, kung nagsisimula ka, stick with yung kilala, which is Bitcoin, pwede Ethereum, or either yung dalawang yan nga. Ngayon, medyo may nagiging kilala, which pwede natin pag-usapan later, SLP. Right? But again, ano pa rin, ingat pa din. And lastly, of course, yung wallet. Right? Sa wallet din, maraming scam. Right? Maraming nagsasabi na may wallet sila, pwede ito yung gamitin nyo, pero tatangayin lang naman pala yung Bitcoin nyo. Right? So, tama ka, Sir Armand. So, importante yung tatlong yan. Oh, kasi, baka magsabaw na utak ko pag inintindi ko pa yung blockchain, yung yes. Pero, itong tatlo na to, yan yung talagang may interface ang isang individual who will get into it, eh, di ba? Into this cryptocurrency. Question, Sir Paulo, yung Paylance, ano kayo? Cryptocurrency ba kayo? Saan kayo dyan sa tatlo na yan? So kami is currency kami. Wallet. Yes. So basically, nag-offer kami ng wallet, no? So may wallet kami na USDT at saka Bitcoin, right? So pwede kayong pumasok sa Bitcoin pag ginamit nyo si paylance.com. At the same time, meron din kaming exchange. So pwede nyo ipalit yung peso nyo to USDT or to Bitcoin or the other way around. Ang wala kami is yung cryptocurrency mismo. Right? So hindi kami, wala kami sarili na cryptocurrency. Nag-support lang kami nung ano na yun, cryptocurrencies na yun. Ngayon, kung meron kayo ibang iniisip na crypto, yung siguro medyo may alam na o yes. Medyo into cryptocurrency na, yung Moneybees, exchange siya. Wala siyang wallet, pero yung exchange na yun, pwede kayo magpapalit ng around 200 plus na cryptocurrency. Right? Direct 200 peso. Plus? Yes, oo. Parang so, yung mga malalaki na ano ah. Right. Although, konti lang yan sa minention mo. 11,000 plus. Cryptos na yan, no? Pero, yeah, tama yung na-mention nyo rin na ingat sila dun. Madami kasi nagsasabi na, right? Ito yung cryptocurrency na next na ano yun mo. Actually, kahit yung mga ano eh, kahit mga celebrity back, hindi na ako mag-mention ng iba, medyo nakakatakot, right? Hindi porket back sila ng celebrity, siguradong tataas yan, right? Hindi naman sinasabing siguradong scam yan, but thing is, hindi naman tayo makakasigurado. Madaling gumawa ng ano ngayon, ng coin, right? And madaling mag-push ng coin. Pero titingnan nyo palagi para saan yung coin, sino ba ang nag-back nun, or sino ba ang organization ba siya na trustworthy? Right. Pakita ko lang yung, para hindi na sila maligaw, pwede ba natin pakita yung web page ng, ito yung Moneybees. Paulo. Right, yes. Yan. So, tandaan nyo po yung itsura, yung spelling, yung logo. So, with Moneybees, and syempre, ibibida ko rin yung mas kilala ko, yung ginagamit. Talaga pong ito, talagang ginagamit ko, ginagamit ng grupo that I represent, yung Paylance. Ito naman po ang itsura ng website nila. Pakita natin, ayan, Ana. Okay, Paylance. Take note of the logo ng Moneybees, yung ngayon, Paylance. Tapos may chat facility dito eh, di ba? Mm-hmm. Ito yung sa lower right. Sa lower right, chat facility yan eh na madalas ko rin kinukulit, Paulo. Pasensya ka na, ha? Baka natotorete yung mga tao, pero minsan ho. Ito po, sumubok na po ako nung isa, ha? Noong nagpaalam naman ako kay Paulo, kilala rin kasi yon. Sumubok po ako ron. Nako Paulo, napakahirap. Napakahirap ng customer service.
Ang hirap po, ito, hindi ako na ninira, ito lang, sasabihin ko na lang, if you want real customer service, Paylance, itong Moneybiz, I'm sure, ganun din to. Kasi grupo rin nila, Paulo del Puerto, at I can attest to you, more than a year now of into cryptocurrency, it was made easier for me, for Mr. Colaico. Hindi po kami ni-sponsoran yan, ha? Ng Paylance, ha? Wala pong ini-sponsoran yan. Customer service po. The best. The best, at least dun sa tatlo na local na nasubukan namin, tapos dalawa na international. Lalo na international. Ang hirap ng customer service dun. Paul, yan kasi akala namin, sir, talaga. Yan ang talagang focus namin, customer service, sir. Kasi alam mo naman natin na cryptocurrency hindi pa masyadong kilala and marami malamang na nagka-transact din na yung medyo hindi pa siya labihasa, right? So, yes. And medyo may kaba sila ng konti, lalo na pagka wala okay. Na kakos na tao. Right? So, focus talaga namin, customer service. So, kung may problema ka... Ginagawa niyo pa ba yung mga crypto, Bitcoin na 101 ninyo? Yung tao mo na pinakilala mo sa akin? Hindi na, sir. Hindi na. Pero ganito, tumasali kami sa mga, nag-guest kami kanina yan sa mga ganitong klaseng shows natin. Alam nyo, meaning ko na, hindi ko pinapalaki ulo ni Paulo, kung anumang meron akong konting alam, galing, sa cryptocurrency, ayan po, dahil kay La Paulo yan, they are so patient in handholding us. Miski na si Mr. Colaico, akala nyo, ang galing-galing na ni Mr. Colaico, dyan lang po, yan, kayo pa. Dito pala, kay Paulo lang kinukuha yung expertise. And to that, we'll always be grateful, Paulo. Napanggit mo yung BSP. Kasi minsang nag-cryptocurrency 101 na ako rito, sabi na natin, decentralized, walang may authority doon sa Bitcoin, sa paggawa ng Bitcoin. Pero nabanggit mo yung Bangko Sentral ng Pilipinas. Mm-hmm. Saan papasok yung BSP? Right. So, ang BSP kasi, ang nire-regulate nila, ang tinitingnan nila is actually yung pag-exchange na nung crypto or nung Bitcoin to peso or other way around. Right? So, if may hawak ka lang na Bitcoin, hindi naman nila nire-regulate yun. Ang tinitingnan nila is yun nga, kung yung Bitcoin mo, pinalit mo na to peso and peso to Bitcoin. Kasi alam din naman natin na maaari din talaga siyang, at saka maraming gumagamit din talaga sa kanya na tool for money laundering. Right? So, it's a welcome activity para sa BSP na magbigay ng guidance. Actually, yun ang ginagawa sa amin ng BSP, hindi naman kami hinihinto, hindi naman kami pinapahirapan. It's more on, ginaguide nila kami how to make sure na hindi gagamitin ang business nyo for money laundering. Right? So, yan ang tinitingnan nila. Pag may nagbenta sa amin ng Bitcoin, tapos pinalitan namin ng peso, sino yung, dapat alam namin kung sino yung nagbenta sa amin or sino yung nagpasok ng Bitcoin. So, and ang maganda dyan is natutulungan din actually, not just kami, even other businesses na gustong pumasok sa Bitcoin, right? So, kasi alam nila na, and mga users, right? So, kung alam ng user na regulated ito ng Bitcoin, magkaroon ng problema man, mas madaling mahabol kesa dun sa mga hindi regulated. Hindi sila, ng BSP, right? Kung wala tayong regulation ng BSP, kung nawala yung Bitcoin mo, kanino ka lalapit? Right? So, kung may pinapalit ka, tapos hindi mo nakuha yung peso, kanino ka lalapit? Ganyan man nangyari sa mga scams, di ba? So, right. yun yung magandang part doon. So, kaya nandiyan si BSP. BSP regulates crypto exchanges in the Philippines. BSP ang ahensya ng pamahalaan na tumutulong sa atin at naggagabay sa mga crypto exchange tulad ng Paylance, Moneybiz. Kayo ay kinikilala ng BSP, Moneybiz, at least yung Moneybiz, kinikilala ng BSP. Yes, sir. So, si Moneybiz, nakakuha kami ng license 2020, actually. 2020. Last year. Medyo mahirap din siya kumuha ng license kasi nga maraming mga
kailangan ayusin, kaya ang gawin para lang to make sure din nasa side namin maayos yung processes namin and ma yun nga, make sure na hindi dumadaan sa amin yung money laundering. So makikita nila yun actually sa website ng BSP. Yan yung silang pwede tingnan. Wonderful. Paulo, bibigyan kita ng question pero bigyan kita ng oras para makainom ng tubig at pagandaan yung isasagot. Paano to get started whether Moneybiz or Paylance ang gagamitin? Kasi marami dito, mga pangatlong sunod-sunod na episode na yata ito eh, na pinag-uusapan natin Bitcoin. Lahat ang bitin na tanong noon, paano kami makaumpisa? Saan kami pupunta? Whether online or physical to buy a Bitcoin, magpapakilala muna tayo, ha? Bago mo bigay yung sagot mo. Saan programa kayo nanonood? Saan ba?